Ang sarap talaga sa pakiramdam na kahit sobrang busy ka ay nagagawa mo pa rin mag-exercise. Nagkakaroon ka pa rin ng time para sa sarili mo. Lalo na kung ikaw ipabulok na, kailangan mo yan, sis. Ano sabi mo, ma? Ang baho. Naamoy ko na naman yung amoy dito sa kotse kung ano yung naamoy ko niyan. Nahawak mo. Paalis ang lola. Apol. Paalis ng hilo. Naamoy ko naman na malayo pati. Hindi ba napad lang tayo kasi mag-ayos kayo ba naman tayo? Hmm. Misa kalamasi ang dala ko. Yeah. Dito lang. Ay, hindi ang tatanggal ng ano. Misa naman, di ba na ako naihilo? Misa naihilo. O gusto mo, dito ka. Ay, ako dyan sa gitna. Dito na, maganda dito. Dito ang gitna. May wala nakaharap. Dito ako malapit. Pagal sa hilo mo. Hmm. Ay. Mayan, pinapawisan ka naman kaagad. At papunta nga po kami ng Dasma, Cavite dyan at kasama ko nga sila ite at mama dyan dahil mag-deliver po kami ng additional order sa amin ng aming kliyente nung nakaraan. At nakakatuwa nga dahil nung nakaraan wala tong pusa na to pero ngayon tingnan nyo andyan siya. Madalas ko kasing pinapakain yung pag dumadaan kami dyan. At sobrang nag-grieve nga ako dito sa kinakain kong to. Hindi ko matandaan kung ano to, parang pizza corner yata. Comment down below kung alam nyo yung pagkain na yan. Sobrang dami po kasi na yung cheese niya at saka yung spinach. Sarap! Kain po tayo. At pagkatapos na namin kumain, ay dinala namin yung mga, tira-tira namin yung mga buto-buto. Pero maliliit lang naman yung mga dinala namin para sa mga dogs namin. Ugali na po namin yung pag kumakain kami sa fast food. At andito na nga kami ngayon sa Dasma at yan yung aming dalang center table. At ito nga yung kanyang frame. At may vlog na po ako dito noong unang deliver namin. At mangga nga po pala yung wood na yan at agad po yan namay ni ma'am. Buti na nga lang po at marami kaming ganyan. Isa rin po yan sa mga murang center table namin. At tinutornilyo po talaga namin yan dahil may kabigatan po yan para hindi po delicates. Pero kung titingnan nyo kapag binubuhat nila parang hindi naman mabigatan, no? Eh ako nga sinubukan ko, hindi ko halos mabuhat. At ipoxerizan din po ang ginamit namin sa top nyan. At mahilig daw po kasi magkapang may ari nyan kaya pinadeliver na kaagad. Medyo matagal din po kasi ang bakasyon ng mag-asawa, 4 na buwan din. So, kaya magagamit talaga nila yan. At nasa 3 to 4 inches thickness po yan. And after nga po namin dyan, dumiretso na kami kaila Sis Aisha, na isa sa mga naging dahilan kung bakit naging content creator po ako. Kaya ako po isinama si Mama at Itay. Krimika! See you na. Hello, Inay! Masok please! Welcome po! Bali nagpa-reupostery po uli sa akin si Sis Aisha. Noong una, dining chairs, sofa, lahat po yung pinare-upostery niya po sa akin. At ngayon naman po ay sofa bed. Dati pong tela po ang cover niyan, ginawa na po naming leather. Para walang problema, maihian man ang mga kids. Kaya nga sabi ko sa inyo, leather is the key. At mapapanood nyo na lang po yan sa channel din niya, Aisha Borromeo. At ito na nga yung pinakang naging dahilan kung bakit wala ako masyado naging vlog. Hindi na ako nakakuha ng mga clips sa sobrang sarap ng hiniyain nila. Akala ko nga may handaan. Hindi pa nga kami nakakapagsimulang kumain, wala nang humpay ang chikahan. Mga buhay-buhay, ganap-ganap, mga plano, ganon. Kaya anong ending? Eto. Nag-picture-picture na lang. At maraming salamat si sa pag-asikaso niyo sa pamerienda, ang sarap, and kay Tatay Lux. At bago ka kami imuwi, may maagang pamasok sa akin si Sis Aisha. Ayan, mga makeup-makeup. At sobrang nakakilig kasi wala pa kaming biyahe na wala kami natatanggap na blessing or maagang pamasok sa mga pinupuntahan namin. And syempre, share the blessings. At syempre, binigyan ko din dyan si King King, si sister, at si mama. Ano na rin ko sa bahay namin. Ang sarap kasi nung binibigyan ka, magbibigay ka din. I-try mo at sigurado mas maraming blessings na darating sa'yo. And again, maraming Sis Aisha sa maagang pamasko mo. Tuwang-tuwa si Mama, si Ashley at saka si Sister. At kinabukasan nga ay banat na naman ang walang pahingang ina nyo. Sige lang, habang may lakas at bagong gupit nga ako dyan, huwag nyo akong inaano ha. Nasa 14 years din kasi na hindi ako nagbang. Bali, papunta nga po kami dyan ng Olongapo City para mag-okular pero nag-almusal muna kami dito sa madalas namin kinakainin na karinderya dahil viewing po dito. Malamig, masarap ang pagkain, at abot kaya ang halaga. Masarap po ang bulalo dito at yung po talaga dinadayo ng mga tao dito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng karinderya na yan. Pero ako bigla ako nag-crave sa Hansel, kaya bumili ako ng 4 na peraso. Tig-2 flavor. Gawa siguro dun sa isda na kinain ko. At nag-take out nga kami ng bulalo para kay Itay kasi alam ko magugustuhan niya yan. At andito na nga po kami ngayon sa Olongapo City at ito po ang ganap. Hello, ma'am. Ano po? Pagkakasigaw naman ako, wag ka. Ay po. Ay. Ano po?
Si ma'am nga pala, ito na, pakaganda ni ma'am. Salamat po. Bakit kong maniwala ko? Daming dog yan ha. Akala mo, ikaw nag-isa na siya, daming dog. Oh, oh, oh. Kita naman nito. Pusa. Yan. Okay. Balik pala. Baka maligaw kayo sa sala namin ah. Hindi po. Ito po yung gagawin, ma'am? Oo. Ah, okay po. Kumbaga ko, kopyahin na lang talaga siya. Ah, okay. At dahil binabaan ko nga ang price doon sa sofa nila, madam, magpapagawa din daw sila ng bagong sofa bed na pure foam. Pero dahil nakita ko naman na yung foam ay okay pa naman, kaya sabi ko, i-retouch na lang namin at papalitan ng cover. Kasi kung papagawa sila ng bago, sayang naman niya at mas malaki ang magagastos nila. Ramdam ko po kasi ang mag-asawa para ko silang mga magulang. Ganyan ako, chillers, kapag ka pwede pa, pwede pa. Hindi po ako mapagsamantala sa mga kliyente ko. At alam po yun ang mga manunood ko at ng mga umorder na po sa akin. At dito nga sa part na to ay hindi ko alam para nakakaramdam ako ng naiiyak ako na parang alam niyo yun. Nakikita ko sa kanila ang magulang ko. Biruin yung pinagbaon pa kami nila Sir at Pam ng tinapay tsaka soft drink. Kasi nga daw malayo daw po yung biyahe namin at hindi nga ako nakatiis. Kumain ako ng isa dahil insaymada po yan. Alala ko nung bata pa ako. Iyan ang madalas na pinapasalubong sa amin noon ng itay pag galing sila sa lungsod. Yung mga bata po kasi kami, matagal-tagal din po kami tumira sa probinsya. Yung medyo gubat, ganun. And thank you po mga madam sa tinapay, sa soft drinks at dumaan nga kami dito sa Chowking para naman ito na yung pinakang dinner ko. Magko 4:30 PM na po kasi niya. At medyo busog pa rin naman ako doon sa kinain kong tinapay kanina kaya maliit na Shopaw lang in-order ko. At kinabukasan nga po ay deliver ulit pero hindi na po ako nakasama dyan bali sa Pasig po dinala yan dahil meron pa po akong isang inaasikasong kliyente at deliver po. Papabook, nagtutok, ganon. At sinabi ko nga sa kanila na kunin na lang ng video para makita ninyo. Bali, leather cloth po ang ginamit namin dyan, Italian. Napaka-elegant ng design yan. Kaparehas po yun ng sofa namin. Ang pagkakaiba lang, straight po yung upuan. At bago kong harapin yung mga kliyente ko, ay kinuha ko na muna yung sinalang ko kagabi. At magsasala nga ako nga ng panibago ngayon para tapos na. Bumaba na nga ako para asikasuhin naman yung deliver para sa Pasig din pala to. At ganito po pala yung mga ginagawa namin para sa mga foam sa dining chairs. Hindi po yung kagaya nung nakikita nyo sa mga mula itinatali lang. Pero gumagawa rin naman po kami ng ganun. Ito po, extra po yung ginagamit namin para mas maganda po siyang tingnan. Kaya mas mahal po ito compare po doon sa tinatali lang. Kapag binagawa po namin yan, kailangan po nasa amin po ang at least isa sa mga dining chair ninyo. Hindi po pwede magbibigay lang po kayo ng sukat. No, trial and error. 3 inches po yan at water resistant po yung ginamit namin na tela. Mas makapal, mas masarap upuan. Ito nga po yung mga iba pa namin ginawa sa iba pa namin mga client. At agad na nga po yung pinalastikan at pinalalamob na lang po namin yan para mas makamura si ma'am at ma-deliver ka agad. At marami nga po ulit nagdadating ng mga Arere upholstery, ng mga maliliit na sofa, mga recliner at sa mga nagtatanong po kung magkano pong pagpare upholstery, depende po yan sa design. At depende po kung anong upgrade po ang gagawin namin sa mga lumang sofa ninyo. At malalaman po ang final price niya kapag ka nabaglas na po namin. At maging kami po, hindi po namin malalaman kung ano po ang damage ng sofa kapag hindi po natin yan binuksan. Marami po kasi mga sofa na ang ganda ng labas, pero pagdating sa loob, sira-sira na yung mga pyesa. Mga kahoy, mga spring, yung durug-durug na yung mga foam. At eto naman po mga accent chair na nakikita ninyo ay old client ko na din po ang umorder niyan. At i-deliver po namin yan sa San Fabian, Pangasinan. Kaya sa mga tagaban Kasina na madadaanan po, papuntang San Fabian, PM is the key. Pwede po kayo sumabay para makales po kayo sa shipping fee. Habol-habol mga sis kasi malaking bagay kapag may kasabay. Bale, end of October po ang deliver namin yan. At pag-akit ko nga ay nangangamoy ang minudo ni hubby, kaya lang umiiwas po ako sa ganitong klase ng ulam or mga karne-karne. Kaya ang madalas ko pong kinakain ngayon talaga ay mga gulay-gulay, prutas-prutas, ganon. At hindi ako nawawala ng celery juice. Pampahaba ng buhay yan. Maraming salamat po sa panonood at sa mga gusto pong umorder. Nasa screen lang po ninyo ang aming contact number. Diyan lang po kayo mag-PM. At mag-iingat kayo sa mga scrammers para silang mga kabuting dumadami. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At itap mo na ang bell dyan sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye!